Guys, welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is a get ready with me video. Ito yung ginagamit ko sa face ko na sunblock. Ito yung everyday kong sunblock talaga. Ginagamit ko nito sa braso ko. Yun, pakunti-kunti lang kasi okay naman siya. Sobrang nagustuhan ko yung sunblock power niya. Hindi tawag sa ganun. Basta sobrang nagustuhan sunblock na to. And yun, apply lang natin siya sa face. Ganito yung consistency niya. Kaya sobrang nagustuhan ko kasi sobrang watery lang. Tapos, blend lang siya agad. Umuwi pala ako dito sa Zamboanga kasi nagkaroon ng change of plans. Ganon. Kasi yung bahay dun sa, yung bahay ng lola ko na tinitirahan sa Cebu, may changes lang. Walang place doon para sa akin, parang ganon. Eh, ayaw din naman ng parents ko na mag-boarding house, mag-dorm, gano'n. So, naitanong ko naman sa school, okay naman pala na dito lang ako mag-OJT sa amin. So, for me, mas convenient din naman, diba? At least, andito ako kasama si Mama. Kasi si Mama, pag wala ako dito sa Zamboanga, mag-isa lang siya dito sa bahay. Kasi my dad travels a lot and my sister is abroad. So, yun. Mas okay na rin nandito ako para may kasama siya kahit pa paano, diba? Tapos, yun, for today, yun lang yung agenda ko, mag-a-apply tayo ng trabaho. OJT pa lang, hindi pa trabaho nakikita, ganun. So, sana, di ba, sana ma-hire, sana makuha na at nang masimula na natin. Because I need 1,000 hours for my culinary side. Tapos, I need, I think, 500 or 300 for my baking naman. So, sana masimulan ko na, di ba, para ano. Kasi nagpahinga rin ako, 1 year exactly, actually. Mag-iisang taon sa September 18 na hindi ako, nag-stop na yung classes namin 1 year ago na. So yun, sabi ko siguro time na talaga na to start my OJT na rin para matapos na and makuha na natin yung diploma ko because hindi ka makakuha yung diploma unless tapusin ko to, okay? So after applying my sunblock, nagkikilay lang ako. Sa kilay, yung pinang-everyday ko na ngayon, in fairness, kasi siguro mahal siya, pinag-everyday ko na siya. Ito, CBLK. Ito lang, baliktad. CBLK Universal. Yan, ito yung ginagamit ko na ngayong pang-everyday kilay ko, ganun. Kasi parang nasasayangan ako sa kanya kung hindi ko siya gagamitin. Sis. So yun, kilay lang tayo. Yun, everyday kilay is yung ganun lang, basta nagkikilay lang ako. Yun yung pinakakilay ko, tapos kabila na yun. Tapos meron marami pa akong mga dito. Hindi pa ako nag-pluck ng kilay. So, medyo kalat-kalat na sila. Basta ang importante, mahalaga. Part ng brows ko, yung sa taas. Wala talaga siyang buhok. Kasi pag ganito talaga yung tubo ng kilay ko. So, tendency, nilalagyan ko talaga siya. Para lang may parang shadow. Kunwari may kilay ako dyan. Diba dati, sa review ko, diba hindi ko masyado nagustuhan yung mascara. Hindi naman sana hindi nagustuhan. Pero parang, pero kasi mahal siya. Yun. So, yun. Ito yung mascara. Yung nabawasan ko, sis. Tinitipid-tipid ko to, sis. Sayang din. Brush na natin. Para lang pumanta yung kulay ng brow hair ko. Kasi nga, diba, like I said, nilagyan ko ng product yung walang hair. Tapos, yung hair ng kilay ko is super black. Para lang pumantay sila. Hindi lang nakaangat si brow hair ko. Ginaganto ko siya. Saka lang ako ganto. Naganto ko siya. Tapos, ito dito. Sideways niya. May nagbago ba? Meron siguro. Tapos hindi ko na binabalik. Kumbaga, tina-twist ko lang siya on the other side naman. Dito yung sobrang struggle talaga eh. Sobrang struggle. Ayan.
Nagkilay na tayo. Tapos yun lang. Tapos yung kasunod nun is cheek tint and lipstick and I'm done. Yun. Para sa cheeks ko, ang gamit kong product is yung Colorette. Yan. Ito yung gamit ko na ano. Yung gamit kong pang cheeks. Kasi maganda siya in the shade GG. GG. Tapos ito kailangan mo lang talaga i-shake. Na as in yung i-shake mo talaga siya sis. Kasi sobrang ano niya. Oily. Oil-based kasi talaga siya. So, kailangan mo siyang i-shake na maigi para mag-mix yung oil and pigments. Ganarn. Pero sobrang ganda niya sa cheeks and super long-lasting niya. In fairness sa kanya. Yan. Shake me up real good, sabi. O, shake it, baby. Yan. Tapos, nalagay ko na siya sa cheeks ko. Nitay. Tapos, bawasan ko lang ng konti. Tapos, nalagay. Sobrang nakaka-fresh lang ng kulay nito, ganun, no? See? Like, ha! Fresh-fresh yun lang. Tapos kabila niya. Para kunwari, hindi ako haggard na haggard. Ayan. Actually, dapat kasama to sa my haul ko. Na, ipifilm ko pa. Siguro after ng video na ito. Kasi naghihintay pa ako ng tawag ng tita ko kung aalis na kami. Kasi, she's gonna go with me. Yun. So, magmaganda na lang muna ako, no? Yeah. So, minsan yung sobra nilalagay sa my forehead. Para pantay naman. Hindi naman ito lang yung pink na pink, diba? Boss, for my lips, ito, sobrang nagustuhan ko rin to. Colorette din. In the shade, Kira. So, sana nagpo-focus siya, eh, no? Ayun. In the shade, Kira. Sobrang gusto ko rin to sa lips. Kakaiba lang yung feeling niya pag nilagay mo siya sa lips. Kasi parang, day, inom kag mantika, day. Usually, sa gabi, kasama sa skincare ko, yung lip balm na ito. Ito, Lucas Pau Pau. Yan. Usually, ito, ginagamit ko talaga ito pang, ano, sa my lips ko sa gabi. Kasi sa the next day, super ganda niya, super lambo. Tapos, nagpipil yung mga dry areas. So, yun. Kaya, sobrang nagustuhan ko rin ito kasama sa, ilagay sa lips kasi hindi siya nagka-crack. Shake lang din natin, gaya ng isa. Pero kakaiba lang talaga ito pagka nilagay mo, parang lasan-lasa mo yung mantika, girl. Pero okay lang, maganda naman. So, carry boom boom. Kasi, ano siya yung oil, tapos once na, kunwari nawala na yung oil, nainom mo na, nakain mo na ganun, yung pigment na lang naiiwan at siha-siha. Pak! Yun. Super red nga niya sa camera. Dito sa may personal, hindi naman ganun ka-red. So, sapat lang. Mas gusto ko yung ganitong itsura ko na parang medyo red yung lips because the rest okay na ganun lang yung mukha. Yun. Hindi ako ma-nude na ayoko yung nude lipsticks. Ayoko rin yung pink lipstick. Dati kasi nagpi-pink talaga ako. Akala mo, ganda, girl. Yun. Ngayon, ito na siya. Ito yung pinaka-everyday routine ko, actually. Yan, ito lang. Tapos, pa-perfume na lang ako and then I'm out of the house. Ito na yon. Dati, super powder, ano ako eh, powder fanatic ako. Ngayon, hindi na gaano. Tapos, yun. Ngayon, hindi na ako. Eh, yung nilagay ko kanina, hindi ko na sineset ng powder yon. Ito na, carry boom boom na. Nagsimula akong mag-say goodbye to my concealer. Kasi ito, sobrang improved na yan, guys. Medyo dark pa din, di ba? Sobrang improved na yan compared to before. I'll try to find the pictures. Lalagay ko dito o dito. Yung picture ng dark circles ko dati. Sobrang lala. Para talaga akong panda. Ito mukha ko ito. Panda. Ganito. Ganito yung itsura ko dati. Yan, ganyan. Nakita nyo na, diba? Yun, ganun yung itsura ko dati. So, parang sobrang ano lang siya sa akin. Sobrang sakit. Tapos yun, ngayon okay na. Meron na akong ganito, diba? And it's all because of the skincare na na-discover ko. And soon, pagka okay na talaga yung skin ko, pagka yung parang na-reach ko na, yung pinaka-peak niya na parang, ito na yon. I will surely share it with you guys. Kasi sobrang gusto kong siya and nagustuhan ko siya. Sinasabi ko na sa mga friends ko and everyone.
Pero yon for the video, syempre, gusto ko yung mas kita niyo yung difference. Kasi syempre, hindi naman tayo nakikita ng personal, hindi nyo nakikita ng personal yung skin ko and yung before. So, mas gusto ko yung mas, ano ba yung tawag sa ganito? Mas kita. May English term, nasa dulo ng dila ko. Yam na nga English eh. Basta yun, mas, hindi na prominent. As evident, basta yung malaki yung difference siya from before. Kasi sa photos, meron akong photo ng before talaga ng ginamit yung skincare. And gosh, super grabe. Grabe. Yun, so soon is share ko na yun. Ang dami ko na dinalda. Tapos na ako sa routine ko. So that's it for this video. Thank you so much for watching. And if you're new here, please don't forget to subscribe. And please hit the notification bell so you'll get notified every time we upload a new video. Thank you so much and see you. Thank you so much and see you on my next one. Bye!